Hello po sa inyo mga boss madam. Ito po yung sewing machine po natin na brother. Napakaganda po nito dahil naka-promo sale po tayo, 4,999. At saka ito pong makina po natin mga boss madam, marami po siya mga design. May mga straight, mga triple straight, tapos pang aging overlock. Meron na po ito pong makina po natin, pang triple zigzag, and meron din po siya mga normal na zigzag, and meron din pong mga garterized, tapos button holder. Napakaganda po ito pong ating makina po mga boss madam, dahil napaka-basic lang po gamitin. Alimbawa po, gusto nyo po ng straight, tatapat lang po natin dito. Ito naman po yung speed, pwede po natin siyang bagalan, low speed, tapos pwede natin siyang bilisan. And ito naman po yung tinatawag na start. Tulad po niyan, start lang po natin. Pag gusto nyo po bagalan, pwede po natin siyang bagalan. Pag gusto naman po natin mag-reverse, long press lang po natin to, backstage lang po yun mga boss madam, para po mag-lock po yung tahi po natin. Ayan po yung ating tahi, kung makita nyo po, napakaganda po at saka napakalinis po mga boss madam. Pag kailangan naman po natin ng mga ibang tahi tulad po ng zigzagger, ito po pinakamalapad number 8, bali ang gagawin po natin, itatapat lang po natin sa center point po natin. Once na may tapat po natin, start na lang po natin, automatic lalabas na po yung ating zigzagger. Kung sakali po na nababagalan po kayo, pwede natin siyang bilisan para po mas mabilis. Yan, makita nyo po mga boss madam, napakaganda po ito pong ating sewing machine dahil napaka basic lang po siya gamitin. Meron din po siyang tinatawag na pang-aging overlock po yung sa mga gilid po ng mga damit, mga pantalon. Ito pong number 5 po mga boss madam. Tapos itatapat po natin si number 5 sa pinaka-center point po natin and start na lang po natin. Automatic lalabas na po yung ating aging overlock. Makita nyo po napakaganda po yan mga boss madam dahil may lock na po yan. Yan po yung tinatawag po natin na pang-aging. Kaya ito pong ating sewing machine is all around na po siya. Lahat po ng working design po mga boss madam na kakailanganin po natin is nandito po sa ating makina po. Ayan po, makita nyo po napakaganda po ng pang-aging overlock po natin. Pag okay na po, stop na lang po natin. Ayan po mga boss madam, makita nyo po napakaganda po dahil may lock na po siya sa ilalim po. Tapos ito naman po yung likod, kung makita nyo po sobrang ganda po ng tahi at saka talagang matibay po yung pang-aging overlock po natin. Pag kailangan naman po natin ng mga ibang tahi tulad po ng tinatawag na garterized, itatapat lang po natin. Ito pong garterized, ginagamit po yan pag nananahi po kayo sa mga brief, boxers, underwear or sa mga garter na tela. Yan po yung ginagamit natin para kahit banat-banatin po natin yung pinaka-garter, hindi po siya mapapatid po mga boss madam dahil yan po yung ginagamit po natin. Pag okay na po, stop na lang po natin. Ito pong makina po natin, heavy duty po ito mga boss madam. At saka metal parts po, ito pong makina po natin. Lahat po ng nagpapunction po mga boss madam is lahat po yan bakal. Halimbawa naman po, kailangan po natin ito pong button holder po mga boss madam. Pag gagawa po kayo sa mga polo, pwedeng-pwede po ito pong makina natin. Ang unang gagawin po natin, papalitan po natin yung universal po natin. Yan, ito po mga boss, bibigyan po namin po kayo ng ganito para po sa pang-button holder. Una po, i-push lang po natin itong kulay itim. Pag finish po natin siya, matatanggal po yung universal. Tapos, ito po yung kakabit po natin. Pag ikakabit po natin ito, una, isentro lang po natin siya. Pag naisentro po natin, ibaba lang po natin yung pinaka-lifter po natin. Tapos, sentro, automatic maglalak na po yan. Ganun lang po gamitin po mga boss madam, sobrang dali lang. Tapos, isasalang po natin yung tela po na tatahin po natin ng button holder. Ang unang gagawin po natin, napakadali naman po dahil may code na may guide naman po siya. Una, letter A. Start po natin siya. Tapos, letter B naman po mga boss madam. Ito po, lalagay po natin sa letter B is pataas naman po yan. Yung laki naman po ng button holder, nasa gumagamit naman po yan mga boss madam. Pag halimbawa po, okay na po sa atin yung laki. Yan. Tapos, stop po natin. And dito naman po sa letter C, pag ito pong A and C, ibig sabihin lock lang po yan mga boss madam. Tapos letter D naman po is pababa. Makita nyo po, napakalinis po ng ating button holder. Kung gagawa po kayo sa mga polo, kahit maramihan po mga boss madam, 24 oras nyo po gagamitin, pwede po itong sewing machine po natin. Ayan po yung ating button holder, napakaganda po at saka napakalinis po mga boss madam. Bubutasan na lang po natin yan. Tulad po nito mga boss madam, para po makita po natin, butasan lang po natin siya. Yan, ito po yung tinatawag po natin na pang button holder. Yan. Ayan po, makita nyo po mga boss madam, napakaganda po, tapos napakalinis po nyan.
Pag okay na po tayo sa button holder, pag gusto niyo naman po mag-borda ng pangalan, tatanggalin lang po natin 'to. Tapos ikakabit po natin yung universal. Ito po mga boss, madam, ganun din po yung pagkabit, isentro po natin. Tapos ibaba po natin yung lift, ipinaka-lifter natin. Yan, pwede rin din po kayo mag-borda ng mga pangalan po mga boss, madam, pag kailangan nyo po. Tulad ito ang gagamitin po natin, ito pong button holder na ENC po mga boss, madam. Tapos start lang po natin. Kahit anong gusto nyo pong lettering, basta po maglalagay po kayo ng guide. Para po yun po yung susundan po natin. Hindi po kayo mahirapan po mga boss, madam, paano po gamitin ito pong makina po natin. Basta po may guide lang po kayo na susundan. Yun na po mga boss, madam, yung pinaka-guide po natin. Hindi nyo na po kayo mahirapan doon. Dahil sobrang basic lang po gamitin ito pong makina po natin na Brother Heavy Duty. Kung sa performance po at saka tibay po mga boss, madam, matibay po ito pong makina po natin. At saka napakadali lang po gamitin, sobrang simple lang po mga boss, madam. Ayan po yung ating manual embroidery. Pag halimbawa naman po, tatahi naman po kayo sa makapal. Ito po, napakaganda po nito dahil may cut na po siya para sa sinulid. Tulad po nito, cut po natin yung thread po natin. May cutter na po siya para po sa sinulid po mga boss, madam. Halimbawa naman po, tulad po nito, tatahi po tayo ng makapal. Dalawang fold. Gawin po nating apat. Tapos anim. Makita nyo po, 6 fold na po yan mga boss, madam. Kayang-kaya po yan ang ating makina. Ilalagay po natin sa straight, pinakamadalang. Pipili po tayo, may mics eh. Tapos may pino, may madalang. Depende po sa ating yan. Ayan po yung tahi po natin mga boss, madam. Kung makita po natin, makapal na po yan. Anim na fold na po yan, pero makita nyo po sa ating makina, basic na basic lang po dito po sa brother po natin. Isa po ito sa may recommenda po namin sa inyo sa mga nagaan po ng heavy duty po na makina. Yan. Automatic threading. Yan. Ito pong makina po natin, napakadali lang din po siya gamitin dahil pag maglalagay po kayo ng sinulid at saka ang kagandaan nito, may automatic threader na po siya. Yan. Pag halimbawa po, gusto natin siyang subukan. Pag halimbawa, nahihirapan po kayong magsuot ng sinulid sa may needle, pwede po natin itong gamitin. Yan. Una po, dito po mga boss, madam. Yan. Dito po tayo maglalagay ng sinulid. Lalagay lang po natin dito. Yung paglalagay naman po ng sinulid ay napakadali lang po. Halimbawa, pag maliit lang po yung ating sinulid, dito po natin ilalagay. Tapos, pag malaki naman po, ilalapag lang po natin sa sahig. Tsaka ito pong makina po natin, ang kagandaan din po niya, mayroon po siyang automatic threading na po siya. Ibig sabihin, yung sinulid, kusa na po pumapasok po sa butas po ng may needle. Subukan po natin sa inyo yan. Yan. Una po mga boss, madam, dito po natin nilalagay. Number 1, may guide naman po siya, kaya hindi tayo mahirapan. 2, tension adjustment. 3, U-turn. Tapos 4, dito po sa T-cup. Sasabit po natin dyan. Tapos dire-diretso po sa may needle bar. Napaka basic po mga madam, ang unang gagawin natin is intro natin yung needle, tapos ikakabit lang po natin dito. Yan. Yon. Ayun po mga boss madam, yun po yung tinatawag na automatic threader kung saan na pong pumapasok yung sinulid sa may needle, kaya kahit malabo po yung mata nyo or nahihirapan po kayo, pwede nyo pong gamitin ito pong automatic threader po natin. Ulitin mo para makita. Yan, ulitin po natin mga boss madam, sobrang dali lang naman po. Unang gagawin po natin, isabit lang po natin dito. Pag sabit po natin dyan, ito po baba lang po natin to. Pag binaba po natin yan, automatic papasok naman po yan. Ganun lang po kasimple gamitin po mga boss madam, sobrang basic lang po. Yan, kunin lang po natin yung sinulid, tapos ilalagay po natin sa likod. Yan. Tapos mananahin na po tayo.